Magandang araw po sa inyong lahat. Mahilig ho ba kayong kumain ng mga gulay, maging ng mga prutas? Sa paniniwala na pag tayo ay kumain ng gulay, ay hahaba ang ating buhay. Subalit, pumasok na ba sa inyong isipan kung ang binil nating gulay sa merkado, ito ba ay pinudus ng safe? Walang kemikal? O ito ay punong-puno ng iba't ibang uri ng kemikal? Halimbawa, inesprehan ng insecticide, inesprehan ng pesticide, maging ng fungicide na makakasira, makakasama sa ating kalusugan. Sa ating pong pag-aaralan ngayon ay pagtuunan nyo po ng pansin, sapagkat ituturo po namin sa inyo kung papaano maalis ang chemical and pesticide residue sa ating mga nabiling gulay sa merkado. So, para po malaman nyo ang sekreto at ang mga pamamaraan, manatili kayong nakatutok hanggang sa matapos ang ating video. Ngayon po ay July 13, 2022. At sa bawat pagsapit ng buwan ng Hulyo o ng July, ay karaniwang isinasagawa natin ang Nutrition Month Celebration, kung saan ay binibigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malusog, masigla at maayos na pangangatawan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng balancing dieta or diet. At ang palagi ang pag-ehersisyo ng sagayon ay manatiling healthy ang bawat sambayang Pilipino. Kaugnay nito, kailangan tayong kumain ng iba't ibang klase ng gulay at prutas araw-araw. Sabi nga sa kasabihan, one fruit a day keeps the doctor away. At mas maganda kung sa bawat household ay mayroong backyard garden para maisiguro na sa bawat pagluto natin ng mga available, may mga available tayong gulay na bukod sa ito ay sariwa, healthy at organic para humaba ang ating buhay at maging healthy ang bawat pamilya. Subalit, kung walang espasyo na mapagtatamnan sa likod o gilid ng ating bahay dahil ito ay simentado, pwede rin tayong gumawa ng tinatawag na container gardening na kagaya ng inyong makikita sa ating screen. Ito yung mga bagay na pwedeng gamitin sa urban gardening or container gardening. Subalit, kinakailangan nating maghanda ng mga soil media kagaya ng mga sumusunod. Yung animal manure, syempre fully decomposed, CRH or carbonized rice hull, garden soil. At i-mix natin itong lahat, the ratio is 1:1:1, at ilagay natin ito sa mga containers na available sa atin, at pagkatapos, taniman natin ang gulay na ating gusto. Subalit, ang aking pong iniisip ay doon naman sa mga kababayan natin na umaasa lamang sa merkado para bumili ng gulay at prutas para sa kanilang pamilya. Doon po ay sa kanila ay meron po akong maipapayo na nais kong iparating sa inyo na halos lahat ng commercial vegetable farmers ay gumagamit ng synthetic fertilizer at mga chemical pesticide, insecticide, fungicide at herbicides. Dahil sa maraming peste ang umaatake sa mga pananim at para din ma-save ang crops at kumita si farmers, of course, ay ginagamitan nila ito ng iba't ibang klaseng pesticide. Ang iba nga ay gumagawa pa ng cocktail pesticide formulation na gumagamit ng hindi lamang isang klaseng chemical kundi marami
at ito ay kanilang pinaghalo-halo para hindi dumapo ang mga insekto sa kanilang tanim na gulay at maging at mataas pa ang concentration. So, yung mga bumibili lamang ng gulay, ng prutas sa merkado ay walang kaalam-alam na kumakain sila at ng kanilang pamilya ng pagkaing may lason. Sabi nga sa kanta ay killing me softly. Subalit, huwag po kayong mag-alala. Bilang isang agriculturist, ay ituturo ko po sa inyo kung paano maalis ang pesticide residue sa mga gulay na inyong paboritong kainin. Makinig po kayo mabuti. Kung meron kayong ballpen, magtala kayo at papel, nang sa gayon ay hindi niyo po makakalimutan. Mayroon pong tatlong kaparaanan kung paano maalis ang pesticide residues sa ating gulay na binili sa merkado at prutas. Una, maghanda tayo ng coconut vinegar or suka. Then ibabad natin ang prutas o gulay sa vinegar sa loob ng 30 minutes. After ng 30 minutes ay atin pong i-rinse o banlawan ng malinis na tubig. So, pwede nating lutuin ang ating gulay na nabili kasi naibabad natin sa suka at wala na yun ng chemical residue. Ano po? Subalit, paalaala lang po, meron po itong aftertaste. Medyo may kaasiman kasi atin na siyang binabad sa suka. Subalit, kung ayaw nyo ng unang kaparaanan, meron pong ikalawa. So, second option ay asin at saka tubig. Atin pong ibabad ang prutas o gulay sa tubig na may asin, may submerge po natin ito sa loob ng 20 minutes. Ano po? So, kung ayaw nyo pa rin ng ikalawang option, meron pa tayong ikatlo. At ang ikatlo ay isa sa pinaka the best na option in removing chemical residue, pesticide residue sa ating mga vegetables at fruits na binili sa merkado. Maghanda po tayo ng isang kutsaritang baking soda at atin po itong tunawin sa dalawang basong tubig. So ang isang kutsara ay tatlo po yung kutsarita. Kaya ang atin pong gagamitin na baking soda ay 1 teaspoon or isang kutsarita po lamang sa dalawang basong tubig. Ang isang basong tubig ay may sukat na 330 ml. Ano po? So, yan po ang kanyang ratio. 1 tablespoon to 2 glasses of water. At ibabad po natin sa loob ng 10 hanggang 15 minutes. Then, pagkatapos po, ay banlawan natin ng malinis na tubig. At pwede nating lutuin ang ating gulay na nabili sa merkado or pwede na nating kainin ang prutas na ating nabili sa merkado. So, mamili kayo sa mga options. Then, pwede ninyong lutuin na yon. Then, ipakain po sa inyong pamilya. At wala na pong pesticide residue ang mga iyan dahil ang halimbawa po ang baking soda ay it cleanses dirt and residues of fresh fruits, vegetables. And of course, it also absorbs heavy metals and even radiation. If you find this video useful, please support our channel by hitting the subscribe button and share also to your friends and loved ones para nang sa gayon matupad sa atin ang tema ngayong Nutrition Month celebration na new normal na nutrition sama-samang gawan ng solusyon. Salamat po at magandang araw po sa inyong lahat.